Kilalanin natin ang tatay ni Ninoy Aquino, isa sa pinaka-controversial na politician noong panahon ng pangalawang digmaan. Hindi dahil sa kadakilaan, ngunit dahil di umano ay sumapi ito sa mga Hapon. Totoo nga ba ito o hindi? Tara, alamin natin ang history. Kung mahilig kayo sa ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Si Benigno Simeon Aquino Sr., na kilala din bilang Igno, ay ipinanganak noong 3 ng Setyembre, 1894, sa Murcia, Tarlac. Ang ama niya ay si Severiano Aquino, isang politician na nagsilbi bilang general sa Philippine Revolution, na nang lumaon ay naging miyembro ng Malolos Congress, at ang kanyang ina naman ay si Guadalupe Quiambao. Mayroon siyang dalawang kapatid, si Gonzalo at Armando, at isang kapatid sa labas na si Herminio Aquino. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran, Manila para sa kanyang Bachelor of Arts degree at pagkatapos ay kumuha ng Bachelor of Law sa University of Santo Tomas noong 1913 at nakapasa din agad sa bar exam noong sumunod na taon. Dalawang beses ikinasal si Igno. Una, noong Mayo ng taong 1916 nang pakasalan niya si Maria Urquico, anak ng katipunero at isang mayamang mangangalakal na si Antonio Urquico mula sa Tarlac at si Justa Valeriano. Si Maria ay ang kauna-unahang certified accountant sa bansa at nagtatrabaho bilang bookkeeper para sa kanilang family business simula noong 1915. Ang pagsasama nila ay biniyayaan ng apat na anak, sina Antonio Aquino, Severiano Aquino II, Milagros Aquino, at Erlinda Aquino. Sa kasamaang palad ay namatay si Maria dahil sa cancer noong Marso 1930. Dalawang taon pagkatapos ay pinakasalan niya ang kanyang third cousin na si Aurora Aquino. 16 na taon ang kanilang agwat at nagkaroon sila ng 7 anak. Sina Maria Aurora, Benigno Simeon Jr., na kilala natin bilang Senator Ninoy Aquino, Maria Gerarda, Maria Guadalupe, Agapito o Boots Aquino, Paul at Maria Teresa o Tessie Aquino. Karera sa politika. Si Igno Aquino ay unang nahalal sa Lehislatura ng Pilipinas bilang kasapi ng Philippine House of Representatives noong 1919 na kinatawan ng 2nd District ng Tarlac at muling nahalal sa parehang posisyon noong 1922 at 1925. Taong 1928 naman nang mahalal siya sa pwesto sa Senado bilang kinatawan ng 3rd Senatorial District na binubuo ng mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at kanyang sariling probinsya ng Tarlac. Puppet. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, si Igno ay nagsilbi bilang miyembro ng puppet government ng dating Presidente Jose P. Laurel. Siya ay nagsilbi bilang Secretary General ng Kalibapi o Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas, isang Filipino political party na ang nag-iisang partido ng Estado sa panahon ng pananakop ng Hapon. Pagka-aresto dahil sa pakikipagkolaborasyon. Disyembre ng taong 1944, ang pinagsamong puwersa ng Pilipinas at Amerika ay nagpatuloy sa kanilang pagsulong upang palayain ang Pilipinas mula sa puwersa ng mga Hapon. Nang sumuko ang mga Hapon, si Igno ay inaresto ng militar ng Amerika kasama ang dating Pangulong Laurel at iba pang mga prominenteng opisyal na Pilipino. Noong kalagitnaan ng Setyembre 1945 ay ipinadala si Igno kasama ang iba pang preso mula sa giyera sa bilangguan ng Sugamo, Tokyo, Japan. Sa concentration camp na ito, nagkaroon ng heart condition si Igno at 2 beses na nag-collapse mula sa stroke. Ika-25 ng Agosto 1946,
Inilipad pabalik ng Pilipinas si Igno, dala ng US Army plane para sa kanyang paglilitis sa kasong treason na isinamba ng People's Court. Naghain siya ng plea of innocence to the charge of treason at nagpapetisyon para sa piyansa. Makalipas ang ilang linggo noong 11 ng Setyembre 1946, ay pansamantala siyang pinalaya at nanatili siya sa Concepcion, Tarlac kung saan binawi niya ang kanyang kalusugan. Kamatayan. Ika-20 Desyembre ay nanonood ng boxing match si Igno sa Rizal Memorial Coliseum. Laban ito ni Manuel Ortiz, ang World Bantamweight Boxing Champion ng Mexico, at ni Tirso del Rosario, isang Filipino challenger mula Tarlac. Nang ma-knockdown si Del Rosario, ay napatayong bigla si Igno at inatake sa puso. Natalo si Del Rosario at namatay si Igno. Interesting fact. Mula sa article sa Manila Standard ni Emil Jurado na pinamagatang History Bears Lies, Hypocrisy. Si Jurado ay 92 years old na, isa siyang kolumnista sa Manila Standard Newspaper. Totoo man o hindi ang paratang kay Igno Aquino, kayo na lang ang humusga. I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa susunod na video. Hanggang sa muli!